Isang maligayang Pasko ng muling pagkabuhay po, mga kasambuhay. Isa po sa matandang nakaugalian na sa tuwing pinagdiriwang natin ang Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay ang tinatawag po nating salubong. Ito po ang pagtatagpo ng ating Panginoong Hesukristong muling nabuhay at ang kanyang ina na si Maria. Dating nagdadalamhati, ngunit ngayon po ay punong-puno na ng kaligayahan nang malaman niya na ang kanyang anak na pinatay ay muling nabuhay. Subalit hindi na po ito yung karaniwang buhay na tinatamo ni Jesus nung siya'y narito sa lupa, kung hindi ito po ay panibagong buhay, buhay na walang hanggan, the glorious kind of life. At ito po ay maaring pagdiwang sa dalawang pagkakataon. Ang una po ay maaring ipagdiwang siya pagkatapos ng tinatawag nating Easter Vigil sa gabi. No? Pagkatapos po ng masaya at maringal na pagdiriwang, diretso na po ang pagdiriwang ng salubong. Ang ating Panginoong Hesukristo muling nabuhay at ng ating Inang Maria, mayroon pong mga nakasunod sa kanila. Ang mga kalalakihan po ay karaniwan doon nakasunod sa imahen ng Kristong muling nabuhay. At ang mga kababaihan naman ay nakasunod sa imahen ng ating Inang Maria. Ito po kanilang ginagawang paglalakbay ay sagisag ng paglalakbay ng lahat ng tao dito sa lupa. Sinasabi po natin na mayroon tayong sinusundang Jesus at ang ating pagsunod sa Kanya ay pakikipagtagpo din sa mga taong naglalakbay kasama rin ang ating Inang Maria. At sa katapos-tapusan ng biyahe, magtatagpo po ang dalawa, magtatagpo tayong lahat. At aawitin po ang maringal na awit ng Regina Celi, na ang kahulugan po ay Magalaka o Maria sapagkat natupad ang ipinangako sa iyo ng Diyos. Habang inaawit po yan, ay unti-unti namang itataas ng isang bata na siyang gaganap sa papel ng isang anghel ang nakalambong na belo sa ating Inang Maria. At makikita po ang napakasayang mukha ng ating Inang Maria sapagkat finally na kaharap niya ang kanyang anak na ang buong akala niya ay nagtapos ang buhay sa krus. Para bang namatay na lamang at sukat at wala nang pag-asa. Pero laking gulat niya dahil si Kristong nakita niyang pinatay sa Kalbaryo, ngayon ay muling nabuhay. At ang buhay pong tinamo ni Jesus ay hindi karaniwang buhay kung hindi buhay na walang hanggan. Hindi po kagaya ng buhay natin dito sa lupa kung saan ang mga tao ay napapagod, nagkakasakit, namamatay. Si Kristong muling nabuhay, hindi na po kailanman mamamatay. At ito po yung pag-asa na ibinibigay sa ating lahat ng Pasko ng muling pagkabuhay. Kung paanong si Jesus ay nagkamit ng buhay na walang hanggan, ito po rin ang biyayang inaalok sa ating ngayon. Samantala, inaanyayahan po tayo na patuloy na maglakbay dito, patuloy na salubungin ng bawat isa ng buong galak, buong pag-asa, buong pag-uunawaan, pagmamahalan. Kagaya po ng nangyari sa magnanay na Jesus at Maria. Ang pangalawa pong pagkakataon na maaaring ipagdiwang ang salubong ay sa madaling araw. Talaga pong hihintayin ang madaling araw bago naman ipagdiwang yung unang misa sa madaling araw. At ang mas pinipili po ng karamihan ay yung pagdiriwang ng salubong sa madaling araw kasi napakahalaga po noong simbolismo ng liwanag na bubukang liwayway ay nagtatagpo naman ang Panginoong Jesus at ang Inang Maria para pong sinasabing bagong umaga, bagong liwanag, bagong buhay. Nangyayari po ang simula ng pagdiriwang sa panahon ng kadiliman, gabi o kaya ay madaling araw. Kaya napaka makabuluhan po yun. Ibig sabihin, dumadaan tayo sa ating paglalakbay sa buhay na ito, una sa kadiliman, pero
hinahatid tayo sa pagbubukang liwayway. Kagaya po ng marami nating mga karanasan sa buhay, dumadaan po tayo sa mga mahigpit na pagsubok, mga sakit, mga di pagkakaunawaan, pero humahantong din sa tulong at awa ng Diyos sa pagkakasundo, sa pagbangon mula sa pagkakadapa sa ating mga pagkakasala, pagpapatawad na galing sa Panginoon. At sinasalubong po natin, sinasalubong tayo ng pagmamahal, ng pagpapatawad ng Panginoon. At sinasalubong din natin ang isa't isa sa pag-uunawaan at pagpapatawaran. Kapag meron po mga nagbibiyahe, papuntang ibang bansa at bumabalik na sila, hindi ba tayo rin ay sumasalubong? At ang pinakagusto nga ng mga kabataan ay pasalubong. Ang pasalubong po ni Kristo muling na buhay ay pag-asa, bagong buhay. At ang paniniwala na sa kabila ng mga pagbagsak ng mga tao, sa kabila ng mga mapapait na karanasan, maari tayong bumangon muli sapagkat si Kristong muling nabuhay na nanggaling sa pagkamatay, nanggaling sa pagkondena sa Kanya ay nakatanggap na ng buhay na walang hanggan. At ito po yung ibinabahagi niya sa ating lahat. Tayong lahat ngayon ay kasalo sa bagong buhay na ito, the life of the risen Christ. Kaya po, masaya nating salubungin ang mga araw ng muling pagkabuhay, ang sunod-sunod na pagdiriwang natin tungkol sa istorya ni Kristong pinatay, ngunit muling nabuhay para sa ating lahat. At ito po ang tungkol sa salubong sa pagitan ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Inang Maria. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating pagninilay dito sa inyong gabay sa pagsamba at buhay. Ako po si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul, doing all for the gospel. Pagpalain po kayo ng Panginoon.